Magandang araw mga iiidolo. Ikaw ba ay magpapapalitada ng inyong bahay? Magkano nga ba ang kailangan mong budget sa pagpapapalitada? Today, tuturuan ko kayo ng madaling paraan ng pag-compute ng semento at buhangin na gagamitin sa pagpapapalitada. Wow! Okay, sa pag-compute ng gastos sa plastering, may dalawang paraan para makuha ito. Ito ay ang area method. At ang isa naman ay volume method. Ang ituturo ko sa inyo ay ang pinakamadali at lagi kong ginagamit sa aking trabaho. Ito ay ang area method. Itong table na ito na galing sa libro ni Max Fajardo ang ating magiging basehan sa pag-compute. Base sa aking karanasan, ang madalas na ginagamit sa actual construction ay ang Class B mixture. At ang kapal naman ng plastering ay 20 mm. Alright, simulan na natin mag-compute. Halimbawa, meron tayong pader na kailangan palitadahan na may sukat na 3 meters by 5 meters. Ang unang gagawin lamang natin ay kunin ang area nito. Okay, 3 meters multiply by 5 meters is equal to 15 square meters. Okay, kapag nakuha na natin ang area, pwede na natin ma-compute kung ilang sako ng semento ang ating kailangan. Okay, gamit ang table na ito. Under Class B mixture, at kapal ng palitada na 20 mm. Ang nakuha nating area ay imumultiply sa 0.24. Okay, 15 square meters multiply by 0.24 is equal to 3.6 bags or let's say 4 bags of cement. O diba, napakadali lang mag-compute ng bilang ng semento na kailangan sa pagpapapalitada. Ang susunod naman natin na kukunin ay ang buhangin. Okay, gamit pa rin ang table na ito. Imumultiply lang natin ang area sa 0.02. Dahil ang kapal ng ating palitada ay 20 mm. Okay, 15 square meters multiply by 0.02. is equal to 0.30 cubic meter of sand. O diba, napakadali lang mag-compute ng materyales na gagamitin sa pagpapapalitada. Ang gagawin mo na lamang ay i-multiply kung magkano ang presyo kada sako ng semento at kada kubiko ng buhangin. Para malaman mo kung magkano ang budget na kailangan mo. Huwag mo din kalimutan na dagdagan ng 10% ang iyong na-compute. Dahil hindi natin maiiwasan na may matapon habang nagpapalitada. Alright! Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. At kung interesado kayo malaman kung paano mag-compute ng hollow blocks, pwede niyong panoorin ang aking previous video.